Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Habang lalo nating nakikilala ang ating Panginoong Hesukristo at kung paano inilatag ng Diyos ang mga pundasyon sa kanyang kaharian upang isama tayo dito, abay mas nauunawaan po natin na ang Kristyanismo ay hindi lamang paniniwala o pananampalataya, ngunit isang paraan ng pamumuhay. Habang naglalakbay tayo kasama ang Diyos, ang ilan sa atin ay nakakaramdam ng isang paghihimok. Ang iba naman ay naririnig ang tawag ng Diyos na gamitin ang ating mga talento at kakayanan, kasanayan, upang maging daluyan ng kanyang pagpapala sa loob ng maikling panahon natin dito sa mundo. Kaya naman po, nais kong ibahagi sa inyo ang misyon ng FEBC. At ito rin ang aking imbitasyon sa iyo na makilahok sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng natatanging ministeryong ito. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at samahan niyo po ako ngayon dito sa ating palatuntunang The President's Report. Medyo may katagalang ka nang nakikinig sa istasyong ito. Siguro marami ka nang nalalaman patungkol sa aming gawain sa pagmimisyon. Ang Far East Broadcasting Company Philippines o FEBC Philippines ay isang hindi komersyal na broadcasting network at ang aming misyon ay iparating ang mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo at iba pang mga pamamaraan ng komunikasyon. Mula nang maitatag ang FEBC, abay umaasa lang tayo sa mga provisyon ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng suporta ng mga individual, mga simbahan at mga katuwang na organizations upang mapanatili ang aming pang-araw-araw na pagpapatakbo. Maraming tao ang naantig sa mga pagbo-broadcast at tayo ay napagpapala ng kanilang mga testimonyang ibinabahagi nila sa atin. Marahil napapanood mo itong mga kwentong ito at kung gusto mo pang mapakinggan, ito'y pwede mong puntahan sa pamamagitan ng ating YouTube channel, FEBC Philippines. Ang taong ito ay nagdala sa atin ng 73rd anniversary ng pagmimisyon at hindi lamang dito sa Pilipinas, ngunit sa buong Timog Silangang Asya. Pinupuri natin ang Diyos dahil dito. Tiyak na hindi ito magiging posible kung wala ang mga taong sumasagot sa tawag ng Diyos na gamitin ang kanilang mga kasanayan, talento upang maglingkod sa iba't ibang tungkulin sa ministeryo ng FEBC. Ang pamamahala ng 12 at magiging 13 local na stasyon ng radyo kasama ang 2 shortwave sites natin ay hindi madaling gawin. At lalo na po sa panahon na ito ng pandemya ay maliit po na porsyento lamang ng aming mga kamanggagawa ang siyang namamahala on-site habang ang ibang staff at maging ang aming mga broadcasters ay kailangang magtrabaho mula sa kani-kanilang mga tahanan. Tulad ng maraming industriya na naapektuhan po ng krisis, abay kinakailangan din nating maghigpit ng sinturon. At sa totoo lang naman, hindi lang iyong bago para po sa ilan sa mga kasamahan sa FEBC na mas matagal nang naglilingkod sa ministeryong ito. Noon ay may mga panahon na talaga nang sa halip na payday o araw ng sweldo, mayroon po kaming pray day o sama-samang nananalangin upang idulog ang mga pangangailangan sa Panginoon ng sweldo. Ngunit tuwing naaalala ko po ang mga kwentong iyon, mga panahong iyon, abay mas nakikita ko po ang kamay ng Diyos na kumikilos sa FEBC at sa buhay ng bawat manggagawa sa ministeryong ito. Kahit na sa mga hamon ng pagtatrabaho,
sa isang ministeryo tulad ng FEBC, abay, mayroon po kaming mga kasamahan na naglilingkod sa loob ng 5, 10, mayroon pang higit sa 20 taon, 40 taon. Ngayong taon po lamang, abay, 2 po sa aming mga managers ang nagretiro. Dala-dala nila ang patotoo sa kung paano ang Panginoon ay kasama nila sa lahat ng mga taon sa kanilang paglilingkod at idinulog sa ministeryo ng FEBC. Habang ang mundo ay tila mabilis na nagbabago ang ating ministeryo at lumalawak din upang maabot ng mabuting balita ni Hesukristo ang mas marami pang mga tao, abay, kaya naman po mayroong napakalaking pangangailangan para po sa karagdagang mga kamanggagawa natin na hindi lamang yung dalubhasa sa larangan ng pagbo-broadcast at komunikasyon, ngunit mayroon din pong malalim na pasanin para sa Ebanghelyo. Kaya't samahan mo kami sa panalangin para sa mga taong makakatulong na maihatid ang mabuting balita sa pamamagitan ng radio, internet at sa pakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Kung may kilala ka mula sa iyong pamilya, simbahan, mga kaibigan o baka naman ikaw ay tinatawag ng Panginoon na maging kabahagi ng ministeryo ng FEBC, huwag kang mag-atubili. Tignan ang mga vacancies sa aming website, febcph/ministry opportunities, o di kaya naman makipag-ugnayan sa amin sa Facebook at Instagram at FEBCPH. Sa ating pagtatapos, nais kong iwan ang sinasabi ng Mateo Kabanatang 9, talatang 35 hanggang 38. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita nila ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala ng mga mag-aani. Ang aklat naman ng Lucas, Kabanatang 10, makikita po natin ang sinabi ng Panginoon ng mga salitang iyon ng para sa 70 disipulo na kanyang isinugo upang mauna sa kanya sa bawat lungsod na kanilang pupuntahan. Nang bumalik ang 70 disipulo, nagulat sila ng magandang resulta sa lalong nagpapatibay po ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa gawain ng Panginoon. Totoo pa rin hanggang ngayon ang mga salita ni Hesukristo. Kaya hinihikayat kita na manalangin, tumugon sa kanyang pagtawag at makilahok sa gawain. Nako, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang muli. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Lagi po kayong mag-ingat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.